Dante Marcoleta. Narinig na kita noon, pero hindi kita tayo kilala. Nung naiinteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. There are few men, sabihin ko sa iyo, without meaning to offend the rest of the guys there na kung saan tayo na punta at kayo nagtatrabaho. You seldom see committed persons talaga sa trabaho nila. I see a good evening, shout out. And I was said very much impressed by your behavior, performance sa yung nilak ni sinabi mo sa lahat. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon. I said, government, and even ako, na walang, ako, pinaputo ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso. Ikaw yun. And I was very much impressed, so nagtatanong ako. You are a principled man, extremely honest, with integrity, at nung alam ko, nung nalaman ko, kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon or ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. You know, eto noon pa ito, mga kababayan, at sa tingin ko hanggang ngayon suportado pa rin ni Tatay Dilong ito, si Kong Marcoleta. No? Kaya talaga, mga kababayan, kung gusto natin ang isang matinong politiko, Kong Marcoleta, suporta natin ito sa pagkasenador. Dahil napakarami po na kanyang mga plataforma na para po sa taong bayan. Kagaya na lamang po ng isinusulong niyang yung tungkol sa ng kuryente, no? Kung ito ang may natin sa pagkasenador, sigurado para siya sa taong bayan, hindi siya para sa mga kapwa niya politiko. So yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe na believe sa iyo, na totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Ngayon ho, kung sakali man, God willing, kung ipagpala lang ng Diyos sa atin, kung masenador ka, ano pa ang madagdag mo sa pagka lawyer mo, at kung maging senador ka, what would be the meaningful legislation that you have in mind na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado? Ang unang-una po, Ginoong Pangulo, ay nakita ko po yung nailatag ninyong magagandang programa
ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga iyon. Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong. Nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. GDP. Hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po nun sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa. Totoo naman kasi, kung maganda ang ano ng isang leader sa bansa, no, sa mga kanyang mga proyekto, mga plano, eh marami ma-attract ng mga investor. Pero tingnan nyo ngayon ha, dahil nga sa magulo ang nangyayari sa Pilipinas, eh parang wala din investor na pumapasok. Actually, may mga nalalaman tayo na yung mga ibang negosyante dito sa Pilipinas, eh mukhang nagsasara na. Mukhang iba lalayas na ng Pilipinas kasi nga baka natatakot sila sa posibleng mangyari, lalo-lalo na po itong napipintong gyera na ito. Baka natatakot sila na mabaliwala lahat ang kanilang pinaghirapan. Iba talaga pagka ang isang leader, kasi mga kababayan, matino. Yung kanyang plano, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat, para sa taong bayan. Na pupunta sa ating bayan para dito magbukas ng maraming negosyo. At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa Makatid, napakarami po rin yung nagawa. At ang isa pa po, yung pundasyon ng ating pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa. Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunla dito sa inaasahan nating pagunlad. At nakita ko rin po yung pagmamalasakit nyo, i-reforma ang ating lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ang droga at ilagay sa matatag na pundasyon ang ating bansa. Alam nyo, naisip ko eh, kung eto siguro, no? Ipambato para sa 2028 presidential election, malaki rin yung pag-asa nito na manalo eh. No? Basta i-supportan siya ng mga Duterte. Mukhang, alam niyo sa totoo lang, sa nakikita ko kasi kay Comar Coleta, hindi lang siya sa Congress, pang congressman, hindi lang siya pang Senado, pwede rin siya maging presidente. No? Then, yung kanyang mga plano kasi, eh talagang hindi pansarili, mga kababayan. Nakita naman natin kung paano niya ipinaglalaban ang mga matitinong politiko kagaya ni VP Sara. Pinapanindigan niya kasi yung tradisyon. Pero dahil niya sa tradisyon niya, tinabla siya kayo ng kapwa niya, mga kongresista. Inalis siya sa pagiging vice chair. Sigma ganda, good evening, Sharap. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, eh, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Gusto ko pong ipagpatuloy yon, Mr. President, at mayroon pa po akong nakita na kasi matagal na panahon po. Para bang sinasabi ni Kong Marcoleta na na-inspired siya sa mga ginawa ni Tatay Digong. No? Totoo naman yung kung hindi talaga nagkaroon ng pandemya, eh baka na maraming nagawa ito si former President Duterte. Kaya lang kasi talagang inabot ng kamalasan ng panahon ni Tatay Digong eh, no? Pero nyo, ilang taon din tayo nag-suffer, ha? Na talagang, sabi nga nila, kung hindi nga rin si former President Duterte ang naging presidente, baka daw ang mga Pilipino eh, marami nang nawala o baka marami nang namatay ng panahon ng pandemya. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa gutom.
Bayan kong mahal, good evening ha. O, yung kuryente, yung pong presyo ng kuryente ay talagang mataas po. Hindi po natutupad yung layunin ng batas. Pagka 21 years ago, nakalagay po talaga affordable ang rates ng ating elektrisidad. Nalalaman ko po ang paraan kung paano sapagkat nandun din po sa provision ng batas. Problema lang, ang maraming kasamahan po natin sa Kongreso ay hindi naman po talaga nagsisikap na talagang ayusin yung dapat na ayusin. Nandun po. Yun na nga eh, no? Yung mga mambabatas natin na dapat sana sa bawat batas na naisipasa, kung alam naman nila na makakatulong sa taong bayan, suportahan nila. Lalo-lalo na yung kuryente, yung presyo ng kuryente. Diyos ko, lalo na yung mga kababayan, sobrang laki na lang, yung kila, kilometers per hour. Kilowatts per hour pala na sinilang yun ng kuryente. Kahit na tag-ulan, di ba dapat mataas lang ang singilin sa kuryente pag tag-init, di ba? Pero ngayon, kahit na tag-ulan, ganun pa rin, lalo dito sa amin. Yan talaga dapat ang maiano rin no, na batas ni Kong Marcoleta, yung mapanatili sa mababa ang ng kuryente. Kasi kung mapapansin nyo, sa inyong lugar, kung kahit na panay-panay ang brownout, hindi na babawasan ang bill nyo sa kuryente. Kasi nga po mga kababayan, kapag kami mga nire-reparyan sila, i-charge pa rin yan sa atin. Tayo pa rin nagbabayad yan. Tayo mga consumer. Ha? Kapag kami nasira dyan sa linya, i-charge sa atin yan. Kaya ang laki ng mga electric supply. Ang laki ng inaano nila sa atin, kinakatpong nila sa atin. Pero kung yan, tutukan ng mga bawat politiko, no, questionin nila yan, malaking turo sa atin na mapababa ang kaya lang, wala talaga eh. Lalo na sa panahon na ito, wala naman silang ibang ginawa kundi mamulitik eh. Pagsasaya ng pera ng kabanambayan sa bawat hearing nila dyan sa house. Diba? Kagaya lamang ng sabi nga, yung Quadcom to, parang wasting money, wasting time. Po yung mga provisions ng tinatawag nating ARCOA, ito po yung renewable, ito po yung mga, yung aggregation po, at saka yung retail energy, nandun po yung kung paano mabe-break up po yung monopolistic market ng distributors ngayon into a contestable market. Yun po yung paraan para maibaba natin ang presyo ng kuryente. At yun nga pong problema ng ating sakahan, Mr. President. Napakaganda po ng mga batas natin, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maipatupad na mabuti sapagkat alam naman po ninyo, napaka-tindi rin po ng corruption sa bansa na gusto ko rin po sanang makatulong doon sa paraan na inyong nais mangyari. Alam ko pong pinagsikapan ninyo. At nakita ko po yung isang paraan, Mr. President, sapagkat sa matagal na panahon, kung mapapansin po ninyo, yung Commission on Audit, ang modality po nila ay post-audit. Ibig sabihin po, mag-audit sila pagkatapos na ng programa. Papasok sila pagkatapos na ng project. Mag-audit sila pagkatapos ng fiscal year. Samantalang kung titingnan po natin yung State Audit Code of the Philippines, as sinasabi po niya doon ay preventive. Maging nasalig ang batas po natin, Mr. President, ay sinasabi, if the internal audit control of an agency is inadequate or weak, dapat po ay magsagawa ng special measures or pre-audit ang COA. Ang palagi pong minamatwid ng COA, Mr. President, kaya post-audit sila, sapagkat pag nag-pre-audit daw po sila ay medyo babagal daw po ang pagpatupad ng ating mga infrastructure projects o namang programa. Ang sabi ko naman, hayaan mo nang madelay ng konti. Ang importante po ay masinop natin yung pera ng bayan. Kung makikita po natin, Mr. President, halos every year at halos lahat po ng ehensya ng ating pamahalan, sangayon na rin sa ulat ng COA,
ang dami pong anomalya. Pero palagi na lamang pong report, Mr. President. Wala naman pong nangyayari na malikom nila yung inulat nilang anomalya. Ito ay, ang problema, no? Kung mapapansin nyo, kagaya lamang, doon kay Sartan Paino, di ba? May mga pinakita siyang audit report ng COWA. May mga ahensya na may mga back, ano, tawag din yung kulang sa kanilang computation, may malaki ang nawawala sa budget na kanilang inaano. Pero ang ending, nabibigyan pa rin ng budget. Diba? Ang bilis lang bigyan ng budget. At dito nga, papasok yung sinasabi ni VP Sara, yung ginawa sa kanya noon na yung budget daw ng OBP ay dinagdaga ng 5 billion. Mukhang ganun ang ginagawa dyan sa ano eh. No? Papatungan nila, let's say, ang request budget ng isang ahensya ay 5 billion. Gagawin lang 10 billion, pero hindi papasok yun sa ahensya na yun. Papasok yun sa malalim na bulsa. Kaya pagdating ng audit, merong nawawala din sa budget ng ano ng COA ay ng ano ng ahensya. So, hindi hahanapin. Pagdating sa proposal budget, ke-questionin man yun, pero hindi na nila yung sisilipin pa kung saan napunta. Kasi nga, alam na nila kung saan napunta ang kamay yun. Pero, tingnan yung ginagawa nila kay VP Sara. Yung 125 million na hindi naman dapat talaga confidential funds ka eh. Pero pinit nila binubusisi. Samantalang yung ibang ahensya na pagkalaki-laki ng mga nawawala sa kanilang mga budget, hindi nila binubusisi mabuti. Hindi nila tinatanong kung saan ba napunta yung ano, bakit ganito kalaki ang nawawala sa budget nyo. Kasi alam na nila kung saan napunta. Gaya nga rin na sinabi ni VP Sara na siya man ay pinuntahan din ng mga may mga kongresista daw na pumunta sa kanya para humingi ng kanilang parte na ikinagulat ni VP Sara. Na ganun pala ang kalakaran dyan sa ano na yan. Kapag sila ay nag-aaproba ng budget, biglang pupuntahan ka pala ng mga kongresista para humingi ng kanilang parte. Sana po ang dapat na mangyari ay masinop, ma-prevent. Sapagat yun po yung sinasabi doon sa Section 33 ng State Audit Code of the Philippines. It should be preventive. Hindi po dapat post-audit, dapat pre-audit. Yan po yung mga iba't ibang nais kong ayusin sana. Ang Department of Education, Mr. President, maaring sa ngayon ay alam na rin po ninyo sapagkat meron po tayong isang batas na nagawa natin 25 years ago, sinasabi po doon ng DepEd, hindi na siyang dapat gumawa ng libro. Ang dapat na gumawa ng libro, mga private sector publishers, in order for us to develop a national book development industry para makapag-export tayo. Ito po yung batas, Republic Act 1847, kung hindi po ako nagkakamali. Pero hanggang ngayon, Mr. President, 25 years na po ang batas na yan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin iwanan ng DepEd yung paggawa ng libro. Sa makatwid, sila po is in continuing contravention of the law itself. Kaya po hindi maayos-ayos sapagkat sila mismo nilalabag nila yung batas. Siguro po kung ako ang magkapalad po ako, ang palalakasin natin yung oversight function po talaga, yung totohanan at seryosong pagtingin at pag-aayos kung paano na-implement. Marami po tayong magandang batas, Mr. President, hindi lamang po talaga na ipatutupad ng maayos sapagkat kulang po tayo doon sa mga taong dedicated enough to look into these areas, Mr. President. Alam mo, sa totoo lang, ang kulang natin sad to say. Kamusta ka na? Ang ginawa itong paramihan mga members ng Congress is, alam mo na, ito yung walang ginagawa at pumasok lang dyan, lalo na yung mga mayaman, milyonaryo, may negosyo, simply to protect or enhance their finances sa pagkatao nila. But wala tayong mga
crusaders kagaya ninyo na pag naumpisahan yung o pag-usapan yung mali, that na follow up ninyo hanggang huli. Kagaya ng ginawa mo sa ABS-CBN, pinarabas mo talaga lahat ang kalukuhan nila. So, doon, nung una nanood, started to, and I said, I have found one of the men whose honesty I cannot question. Kayo, pinapatakbo kita at tinanong ko kung anong magawa mo. In addition to what you have said, I said, maasahan ka ng ordinaryo na akong Pilipino by that time. That mayroon kang may tao dyan na ang pangalan si Rodante to help us in our campaign against corruption. Marami yung ano dyan na hindi umpisahan lang tapos nawala na pagkatapos. They do not even bother to ask. Alam nyo mga kababayan, ang sarap pakinggan na yung may isang presidente na sobrang humahanga sa'yo, no, na sobrang bilib sa'yo dahil alam na ikaw ay matinong politiko. Kagaya ni Tatay Digong na talagang hindi niya personal pa namimit si Kong Marcoleta, pero sabi niya nga, no, bilib siya hanggang sa nagkaharap sila. No? Kaya nga talagang dapat talaga na isang Rodante Marcoleta, maihalal natin ito sa Senado. Kailangan natin ito sa Senado dahil isa rin itong abogado at talagang may prinsipyo. Tawag nga sa kanya ni Tatay Digong, the man with integrity. Kaya suportahan natin ito mga kababayan. Siyempre, suportahan din natin ang mga pambato ng PDP. Bukang hindi pa naman kumpleto ang PDP. So ito talaga ang dapat din natin na anuhin ito si Congressman Marcoleta. Kailangan natin ito para sa ano, no? Kasi siya lang talaga yung sa ngayon mga kababayan, siya yung isa sa mga nakikita ko talaga na totoo may malasakit sa taong bayan. Kahit nga sa Congress eh, talagang ipinaglalaban niya ang karapatan ng taong bayan. Yung ayun siya na napuntahan, o ito si whatever, kung maawa niya, Senador Marcoleta, saan, anong nangyari yung resolution namin na pinasa siya? Nawawalan, in the maze of, you know, sa karaming trabaho, madali mawala yan. So, yung seal mo ng ni Rodante Marcoleta, doon ko nakita, na talagang pinuprosigir mo hanggang to the end. And that is why ang CBN na-discover natin maraming mali at pwede talagang mahabol sila and even sa back taxes and diversification noon sa sinabi mo yung lupa na 4 hectares lang ba yan? It was made to appear when all in all it was 400 square meters or something. Yun. Doon dapat magpasalamat na Pilipino na inilabas mo yun at mabayaran, magbayad sila ng wastong buwis. So, para sa akin, kailangan natin marami, kung marami kayong ganun ang asal sa buhay, maraming Rodante Marcoleta ang nasa dapat na sa Senado. Pero kung may isa lang at mailagay ka doon, maraming malaking bagay na yan at marami ka nang magawa. So para sa akin, dapat nandiyan ka sa Senado. At sinabi ko sa mga tao, I said it before and I will say it again, yung Dante, Rodante Marcoleta na yan, kung hindi ninyo gawain napakamalas na bansang ito. Eh yung nandyan, mga negosyante, bilyonaryo, to protect their own interest. Religyo, sabi ni Tatay Digong, pag hindi nyo binoto si Congressman Marcoleta, eh napakamalas ng bansang ito. Kaya supportahan natin. Kahit na sabihin na ito ay matagal ng video,
matagal lang inindorso ni Tatay Digong, yung pa rin yun. No, sabi niya nga, iaano niya pa rin si Kong Marcoleta. Sana nga, no, magkaroon ng pagkakataon din na mabisita ni Kong Marcoleta si Tatay Digong, tapos magkaroon ng, alam niyo, yung live talaga na ano, pag-uusap sila para ma-marinig din ng ibang mga kababayan natin, lalo-lalo ng mga Duterte supporters, na i-endorse muli ni Tatay Digong ito si Kong Marcoleta sa pagka-senador. No, sana talaga, kahit na hindi siya katiket ng PDP laban, so, kung ma-endorse naman siya ni Tatay Digong, malaking tulong din niya mga kababayan. At baka, pati si VP Sara ay sumuporta din sa kanya. Baka i-endorse din siya ni VP Sara kasi nakita naman ni VP Sara kung paano siya ipagtanggol ni Congressman Marcoleta diyan sa nakaraang proposal budget hearing na yan. Tayo lang dapat i-ano natin kahit sa mga kamag-anak nyo, i-ano nyo ito si Kong Marcoleta, no, ipakilala nyo at i-bida nyo yung mga nagagawa niya talaga at yung mga gagawin niya pang plataforma kung sakali man na siya ay palarin sa pagka-senador. Hindi yung, kasi totoo naman kasi yung mga mayayaman papasok sa politika, no? Totoo naman yung sinasabi ni former President Duterte na kaya sila papasok sa politika, mayayaman sila eh dahil para mapaprotektahan lang kanilang mga kayamanan. Ibig sabihin, hindi mabuwasan ang kanilang kayamanan at madagdagan pa nga. Diba? Kung mapapansin niyo yung mga mayayaman, lalo pa nagpapayaman. Ang tingin ko kanong araw, no, alam niyo mga babayan, ang tingin ko nga sa mga mayayaman, hindi na mangungurakot eh, kasi mayaman eh. Pero mali pala ako, kasi yung mga mayayaman pala na politiko, sila pa yung masiba na mangurakot. Kasi nga, gusto pa rin talaga nilang dumami na dumami ang kanilang kayamanan. Pero, hindi dahil sa pagsisikap nila, kundi pa dahil sa pangungurakot nila. But wala kayong mga tao na gusto talagang magsilbi para sa tao. So, para sa akin, I will vote for you. I will ask the people to vote the Marcoleta to the Senate so that he can be of use to the country. Yan ang appeal ko sa tao. Hindi sabihin na politika-politika. Wala nga, hindi naman ito nagpapartido, nagpaparada dyan na anong klase-klase. But on his own, ginawa niya yung trabaho niya. Ginawa na din, Sharap. On your one distinct episode ng buhay mo. Hindi naman nalo. Talo ka o panalo sa Diyos na yan. It's a destiny. Pero na may dumaang Dante Marcoleta dito sa Congress na ito. Kung mapahaba natin ang termino dyan sa Congress, whether as a congressman or as a senator, what I would like him, ako mismo isang Pilipino, gusto ko, Marcoleta sa Senado. Yan ang sinasabi ko sa... Kung buboto kayo at maniwala kayo sa akin, ibuto ninyo kasi he would be an asset sa ating gobyerno. Hindi lang sa Senado. At ang Pilipinas would be better, much better, if there are people working for the Republic of the Philippines. Yan ang masabi ko after hearing you. At yung aking pangparinig. So sana ako magkakampanya. At yung awareness kasi ninyo, hindi masyado kasi bago lang. Ito kasi yung mga senador, nailagay lang. Kasi kung tanongin yung tao, memory lang. At kung tanongin naman, hindi naman tinatanong, sino ba ito? Tinatanong lang sino ang... Yan ang problema sa Pilipinas. Tsaka, hindi porque artista sikat eh, ibuboto na. Tandaan nyo, yung mga artista, wala namang...
iba ano yan eh. Kaya dapat talaga pagkabuboto, piliin nyo talaga yung alam nyo na ipaglalaban kayo. Diba? Yan, yung marami kasi mga Pilipino, porket idol ko to, si ganito, ganun, buboto ko to. Actually, isa ako sa ganun eh. Kasi na to Robin, pero nakita naman natin si Senator Robin, talaga ipinaglalaban niya rin naman ang ano, diba? Pero sana, no, mga kababayan, talaga, wag na wag natin kalimutan ito si Congressman Marcoleta. Isama natin sa sa ano, kung sakali man, no, isama natin siya sa, hindi man siya katikit ng PDP, pero isama natin siya sa, ano, boto natin ang PDP, kasi hindi naman kumpleto ang PDP. Boto natin ang PDP, pero pasok pa rin natin ang pangalan Marcoleta sa balota kapag kayo ay bumoto. Tandaan niyo, sabi ni Tatay Digong, malaking kawalan ang isang Marcoleta kung hindi natin siya susuportahan. At itinatanong kayo, sino yung mga tao na magkapagbigay ng, well, kaligayahan sa Pilipinas na nagpo-protect talaga sa atin. Ang marinig kasi ninyo yung araw-araw, marinig niyo sila, Senador. Ba't pakinggan ninyo ako kasi ito kailangan dyan. More than anybody else dyan sa ano. Kalimutan mo na yung iba, wala naman talagang ginawa yan. Gusto ko nga sabihin, meron ba ako, pero ayaw ko kasi ayaw kong masira na baka inaangat kita sa parang maging senador using or at the expense of others. Hindi ako mag-ibang ano ng ibang kandidato. Ikaw lang mismo. Ang trabaho ko ngayon, hindi mag-atake ng mga anong mali ng kalaban. Wala akong, itong panahon ko ito para sa iyo lang. Vote for Marcoleta, the first name is Rodante, basige Rodante siguro, okay na yan. Pero Marcoleta, wala lang kayong ibig sabihin, Marcoleta. Marcoleta para sa bayan. Thank you, Mr. President. Salamat po.